Hi! This is Mardy once again and welcome to my channel. On July 20, 1826, Margarita Rojas de Ayala, one of the Philippines' greatest businesswomen and founder of La Concordia College, was born in San Miguel, Manila. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Siya ang panganay na anak ni Domingo Rojas na nagtatag ng Casa Rojas at Maria Saturnina Ubaldo, isang Kastila. Sa kanyang maagang buhay, ay dumana siya ng matinding kawalang katarungan at kawalan ng hustisya nang makulong ang kanyang ama ng 3 beses. Hinala ng mga kolonyal na otoridad ng Espanya na ang kanyang ama ay isang karamay ng layuning Pilipino. Si Don Domingo, na isa sa mga pinakaunang industrialista ng Pilipinas, ay isang tagapagtaguyod para sa mga liberal na reforma. Namatay siya sa bilangguan noong 1843. Assuming control of her father's company, Margarita acquired her vast wealth as she diversified into real estate, mining, and wine production. She was married to her father's partner na si Don Antonio de Ayala, isang Kastila mula sa rehiyon ng Basque ng Alava de Ayala, Espanya. Si Don Antonio de Ayala ay isa sa mga unang direktor ng Banco Espanyol Filipino de Isabel II na kasalukuyang kilala bilang Bank of the Philippine Islands. Si Margarita Rojas de Ayala ay naging pangunahing pilantropo sa kanyang panahon na nag-donate ng kanyang sariling summer residence na tinatawag na La Concordia sa Santa Ana, Manila noong 1868 sa Colegio de La Concordia na nanatili hanggang ngayon bilang La Concordia College. The school upon her instruction was staffed by a Spanish order of nuns, the Sisters of Charity, and dedicated to educating and giving scholarships to marginalized women. She died on November 1, 1869 at the age of 43, leaving Don Antonio to run the company until his death in 1876. They had 3 daughters. The first daughter, Carmen Rojas de Ayala, would marry her cousin, Don Pedro Pablo Rojas, and their daughter, Margarita Rojas de Ayala y Rojas, would later marry Eduardo Soriano. They would become the parents of San Miguel Corporation industrialist Andres Soriano. Thank you very much for watching. And according to Vince Lombardi, perfection is not attainable, but if we chase perfection, we can catch excellence.